We are back, mga sir, para sa 1E Sports Dota 2 C-League TNC Predator versus New Esports 1-0 na po in favor of New Esports. Kasama ko pa rin po si Sean PH, pero napaka... Ay, nandito na pala si Sean PH. Siyempre, kamusta? Always, always the time red. Ah, always on? Yep. Palagi ako nandyan. Okay, yan, na sana oil. Pero, uy, ay, utas car. Aha. At least hindi sila nag-open ng ano? Hindi sila nag-open ng hindi sila war agad. First pick core? Oo. Mas gusto ko yung ganito. Kaysa sa open, lalong-lalo na yung ano, yung, di ba yung ginawa ng Fnatic din, yung kinast natin, in-open agad nila yung kanilang core? Orsa. Okay. Oh, para maano kasi agad eh, madaling ma-counter kapag inilabas mo na talaga yung carry mo dito eh. Pero tingnan natin, so Ursa. Ito, isa sa laging napipick to, Ursa. Ang bilis na makapag-online, ang lakas sa laning pace. Pwede niya ngat-ngatin agad yung Will-O-Wisp. Yes, and then ano din siya? Ang bilis niya makapag-online. Ang ano din, ang ganda din ng ano talaga Keeper Dread at saka Ursa pag sa team fight pa lang, paglapag na ng Will-O-Wisp. Pwede na siyang rumekta agad ng isa. Mm-hmm. Tsaka ano, parang pagkalagay ng Will-O-Wisp, takbuhan na yan eh. Parang tsaka, ano eh. Oh, go. Tanky din talaga siya na hero. So, yung kanyang rage gamit na gamit ngayon sa meta na to. Ano kayang pwede pang next dito na pang counter ng TNC? Venomancer, mga ganun. Ano na, mahirapan nila sa laning phase dito. Ito si Ursa, no? Yeah. Taskar, Venomancer, pwede. Mga tigda dalawang 4 staff. Pero alam mo, masakit na combo. Ursa tapos Taskar. Sobrang sakit. Tag team tapos Ursa. Kalmot. Oo. My wala God. Wala talaga po. Wasak talaga. Pero bago ang lahat, guys, i-share nyo na po yung aming live stream. Make sure nyo naka-public para may chance po kayo na manalo ng Battle Pass giveaway. Pero tingnan natin, guys. Game number 2 pa lang po. Round robin po. So, Top 8 po ang kukunin para sa playoffs. 4 sa upper bracket, 4 sa lower bracket, at 2 po ang malalaglag. Bali yung 2 din na teams dito, meron tayong 10 teams. Bali yung 10 teams na yon, yung 2 galing sa qualifier 1 at qualifier 2. So, alam ko qualifier 2 yata yung ano eh, qualifier 1 yata yung 2 yung kinuha o qualifier 2. Tapos isa sa qualifier, isang no. Ayun, sa qualifier, ano yan? Qualifier 1, 2 yung kinuha. And then sa qualifier 2, isa. So, kaya 3. Execration. Grabe din pala execration, no? Run nila dito, ha? Pero sila naman na kumuha ng Void Spirit. Binan nila yung ano? Oo, binan nila yung Veno. Oo. Nung kumix nila ng Ursa. Kailangan yan. Alam din nila na isa to sa pang-counter trend kay Usa, pang-bosset. Batrider, kukuha pa kaya sila Batrider? Pwede. Batrider din eh, no? Batrider. Pero pwedeng magano dito, Oracle tong new esports, ha? Ano bang maganda sa Oracle, sa draft nila ngayon? Kung ano, hindi, kung magkukuha nga ng Batrider, pwedeng mag-Oracle dito, ito new esports. Ay, hindi, Banbat. Guys, pasensya okay na po kung di ko nababasa yung mga comment nyo kasi wala po tayo comment section bar dito. So, kung ano po yung nakikita nyo, yan lang po yung nakikita ko. Pasensya na po. Baka pero sabihin na hindi na namamansin. Nakita mo na ba yung hinahanap mo? Hindi ko nga makita eh. Ano kaya yung combination nila sa Keeper? Earthshaker! Uy! Uy, maganda yung pang-counter sa IO. Kasi, Tether Forever yan eh. So, sila tether lang may... Forever, together. And they live happily ever after. Gyro and IO. IO, Gyro. Grabe mga pick ngayon ng TNC ah. Parang yung mga meta dati, pinipick nila ulit, no? Binabalik nila. Ganyan pa man, meron naman tayo paparating na meta. Guys, sa mga nanonood update dito. Na. Oh, mayroon na namang isang heavy update na papating sa Dota. Ginagawa yan ni
Ginagawa yan ni Ice Frog palagi, lalong-lalong na pag malapit na yung ano, yung TI. Pero wala pa naman tayong TI this year. Oo nga, so, ayun pero, nga eh. Pero, still, ano, still there. Nakaschedule. Hoping. Hoping. Sana soon. Hoping, praying, waiting. Magkano kaya yung Predator? Orion? 5-1? Kung ano, kailan kaya tayo magkakaroon ng mga ganun, no? Tignan mo nga, Shad, kung magkano yung Orion. Orion, ano, ayan na si Eric natin. Kasi nag-upgrade ang ating studio. Ako nga, yung chair ko lang nga dito sa bahay, rattan lang nga eh. Yung kahoy. Ba, yun. Naalala ko yung chair ko bago ako nag-stream. Ano lang, yung ano, monoblock. Tapos nung nag-share ako, ganda ng chair mo ha, sabi sa akin. Ganda ng chair mo ha, Razer chair ha. Kaya tayo magkakaroon ng mga chair ng mga ano. Trust the process. Trust the process. Okay, Phoenix and Keeper of the Light. Ito yung combination na sinabi ko sa iyo, Shola. Oo, mahirapan. Na kinukombine talaga sa Will-O-Wisp. Yes, tsaka ano, nakita na nila yung core dito ng TNC eh. Gyrocopter. So, kailangan pa ni Gyrocopter. Even na meron siyang ano dito, Will-O-Wisp, diba? May pampush siya ng talk speed. Pambasag dito. Kaso, antagal bago niya basagin Will-O-Wisp. Antagal niya basagin dito itong Phoenix Egg. Mamimili lang siya dyan eh. Except. Ay, ganda rin combination to, ha? Magano? Sale pa yan, ha? 135,000. Pesos? Pesos. CPU? Oo. At sa ET. Sa ET, lads. Sa ET, ha? Isang taong sahod yan, ha? Hindi tayo kakain. Ay, pero isang buwan sahod lang sa Ishola, di ba? Sana all. Sana balat. Thank you, God. Thank you. Thank you. Ay, ay, ay. Ganda, ganda. Nag-upgrade na kasi dito sa studio. Nagpalit sila ng monitor, ng ano. Oh? Nagpalit. Di ba nung last time nasira dito sa studio natin? Pero Lina! Ayun, ito maganda. Lina ni... Oo, ni Armel. Void Security Teams ba to? Yes. Okay. Hindi. Parang nag-convert KP siya. KP ata. Offline? Offline Void KP, Spirit? KP. Oo. Kasi ito yung isa yung ano eh. Karang kakapusin kasi si Gyrocopter kung siya lang yung mag-hit sa dalawang bosset dito sa new esports eh. Plus, pwede niya mabugbog itong si SF sa gitna. Meron din siya ng pamburst. So, maganda rin talaga dito. So, dalawa yung damage din dito against sa ano, sa new esports. Pero kulang sila na pan-disable. Lina, Taskar, pwede. At Jolly. At least meron silang, ano, meron silang burst. Oo, meron may burst sila. At saka meron silang, ano, kasi yung Lina ngayon, ginagawa nila sa Lina carry build na. Hindi na natin nakikita yung Lina na, ano, na burst build. Oo, pero kumbaga, ano, magic. Yes. Ano din talaga siya, kailangan niya ng ganong build kasi dito nga, Phoenix, okay. Either Phoenix or Keeper of the Light, diba? Dalawa yung boss nila. Niya. So, yun yung last pick ng TNC na para sa laban dito ng second game. So, mahirap pa rin eh. The crowd control coming from New Esports. Sa teamfight, guys, apat dyan. Apat dyan, AOE lahat. Yung yes. Pang teamfight. Ano rin talaga. Pero advantage naman dito ng TNC Predator. Wala silang antay na matagal na ultimate. Gyrocopter lang. Lina, yung ultimate Laguna niya, mabilis na naman ang mga cooldown yun eh. ba? Diba? Plus, palagi silang plus one sa teamfight dahil mayroon silang IO. ba? Diba? So, may IO sila dyan. Eh, TNC naman. TNC naman dito. Shoutout pala kay Gary Boy at saka kay Boss Terrence. Oo, di ko ma-shoutout dito sila Gary Boy. Di ko makita. Kasi may sinasabi dito si ano eh, si Boss Terrence eh, 6 digits na daw yung kasama ko dito na nagka-cast eh. Sana okay. Sana all. Thank you, sana mangyari yan. Hello, Shola, ikaw na pakilala dito. Pakilala ko muna para sa side ng TNC, Ion ni March, Taskar ni Teams, Lina ni Armel, Gyrocopter naman ni Gabby, Void Spirit ni KP. So, sa side ng New Esports, it's Mozon on the Keeper, Lance sa Ursa, Candyloon sa Phoenix, Yamite, Ayamate on the Earth Spirit, Earthshaker, DDZ sa Shadow Fiend. Wow! Level 2,000! Shana Oils. Oo nga, no, DDZ. Shana Oils. Eh, Mati!
Pero, si yung Pinto Saudi nga, level 50,000 eh. 50,000? Oof. Grabe no. Mambo na lang sana tayo kahit ano. Oo, wala. Ganun talaga. 100 level battle what pass. What is money? Paper only. Oh, it's paper. So, maganda dito. Parang aalagaan agad muna nila si Gabi sa bottom lane. Kasi, etong Tuskar and Ayo, at least, di ba, meron na sila agad movement speed sa Tether. Yes. So, Ursa, pag may nakulong agad sila, pwede silang pumatay with Rocket Malach. Yes, ayun na nga din. Pero, maganda kasi sa kanila, ambilis lang nila na makapag-online. Plus, wala masyadong ultimate na antayin. While dito naman sa new esports, kailangan nila yung Phoenix Egg, Will-O-Wisp, plus Echo Slam. So, tatlo agad. Pero tingnan natin, kasi kapag na-perfect naman na maibigay dito ng new esports yun, possible na pwede nila maubos dito itong TNC dahil walang frontliner dito. Itong TNC, walang yung magta-tank, wala yung magta-tank talaga eh. Kung magiging initiators dito si KP, siya, pero hindi siya ganun kakunat para makatagal. Mag-a-out at mag-a-out lang din siya. Iba yung build ni DDZ, oh. Tatlong mangga agad yung SF and sa gitna. Tatlong mangga agad siya. Siya magaling din yan si DDZ. Oh, magaling. Sinasabi nga ni Teams na isa sa mga halimaw. Magaling yan. Kita mo na. Kundi lang talaga sila na ano eh, no? Oo. Yun din sabi, exacto. Ni sayang Boss Teams yan, dito. No? Sayang din kasi talaga yung ano nila. Talent. Wala, ganun dami-dami talaga yan. Pero what is talent? Natin. What is talent? DDZ only. So, yung matchup dito sa kitna, tablada pa naman. Pare sila makakapag-farm dyan. They have the spam capability, they have the range. The bottom lane dito, it's March. Aalagaan si Gabi. So, Phoenix pala to na offlane. Oo. Kita mo, si Yamate, binabody block niya na agad. Oh. Kasi, gusto niya lang talaga na makakuha dito ng level yung Phoenix. Stable pa yung lane natin, guys. Shoutout kay Jake. Thank you sa pag-share ng stream. Oh, Jake. Thank you sa pag-share. Pero tingnan natin top lane. Maganda rin naman kasi agad itong build ni SF. Nagmango siya tatlo. Para mas mabilis siya na makapag-farm. Maunahan niya na makapag-online dito itong si Lina. Plus, una lang sila sa bote dito eh. Pag naunahan naman ni SF yan, di ba? So, pwede niya agad na makakuha ng mga runes. Ano isang support dito? ES. So, isang feature lang. Pero tingin ko bakbakan pa rin naman eh. May Tuskar naman dito. Itong pang, pang gank din itong TNC to. So, Tuskar, kapag gumakti sa gitna, pwede nila mapatay yung SF. Then again, ganoon din yung ES. Pero see kung ano pa talaga yung magiging daloy dito ng early game. Kasi yung ano dito, yung new esports, they just want the level. Kasi alam nila sa mga teamfight, sobrang lakas nila. Oh, pwede ba ako dito tumingin sa kabilang camera? No? Dito na lang ako harap pa. Hirapan ako sa'yo. Pero tingnan natin dito. Yamate. Hindi, nakaganto ako. Okay lang. Yamate. Feeling comfortable ka ba dyan? Yes, feeling good. Yeah. Dalawa kasi monitor eh. Isang malayo, isa dito. Wala kasi comment, di ba usually dito yung comment section natin? May nagsabi dito sa akin, idol kita boss yan simula pa nung nagtrabaho ka sa palengke bilang kargador. Hanggang ngayon, idol pa kita. Shoutout. Mark Kevin Bantillan. Hello po sa'yo. Ay, sana. Ay. Oh, dami ko nang dinaang trabaho. Oh? Oh, naging kargador ako. Lahat-lahat. Naging trabaho para makasurvive na. Oo. Ang hirap pumita ng pera pa. Pera, sobra. Kaya pag nandyan na yung mga blessings. I-grab na natin. Huwag na natin. Kaya maraming salamat sa mga tropa natin na nagbibigay ng blessings palagi at sumusuporta sa mga atin. Ninong natin. Oo, mga ninong. Hello po sa inyo. Magandang magandang hapon po. Magandang ano pala, dinner time. Pero din ang sinasabi ko na combination si Tuskar. Hindi malalim at aga. Tikan pa. No, TC paint niya pa yun. Nakapag-out pa siya noon. Level 2 pa lang din kasi dito si Teams eh. Sayang level 3 sana. Sure. Sure naman patay yun. Pero tingnan natin, bottom lane, iniwan naman si Gabi dito. Ito, yung chance sa Gabi na makapag-farm. Pero ayaw, kailangan niya mag-stocks kahit pa paano para mas mabilis na makapag-online dito itong Gyrocopter. Ito na yung rotation ni Yamate. Oh. At kukuha lang sila ng runes. So far, sinashutdown nila yung Shadow Fiend. Which is good for TNC. Yung ganito talaga na ano yun, na early transition. Ay, hala! Loko, na-deny ba yun? Na-deny. Tutong-duta talaga to si DDZ. Oo. Galit na galit. Minsan na lang ako lumabas sa tournament.
Hi from Iligan. Hello kay Romel. Si Shola po kasama ko guys sa cast guys. Tingin ko nga mga andi. Pero ito ganyan lang, picture lang talaga din sila. Oh, nabibisit lang. Wala silang ano, wala silang objective na pumatay. Gusto lang nila na ano talaga na makapagkuha ng key items. Ah, ganun. Naalala ko nga, 'di ba, ito si Yamate dati nung Dota 1. Naku po. Etong Earthshaker delikado, pero mas delikado okay dito sa KB. Blinding light, cooldown. Pero first blood for the Earthshaker. Agawan lang dito ng ano, ng bounty room. So good pick of for DNC at least. And then yung net worth naman natin dito. Maganda naman yung nagiging farm ni Gabi. Compared yes sa Ursa na okay din naman pala yung Ursa eh. Yes. Mayaman din naman kasi yung Ursa doon. Kumbaga, ano kasi siya eh. Kita mo naman nakakapag-free farm rin talaga siya. Grabe din yung ginagawa dito ng Keeper of the Light. Binibigyan niya talaga ng space. Maganda yung maganda eh. Dapat inaalisam na yung core or kahit offlane ka, kahit papano, laging mas mataas yung level sa'yo ng core sa'yo. Kumbaga, eto, level 4 yung Phoenix, level 2 dito ito, Earthshaker. Diba? So, kailangan mas mataas palagi yung core. Kaya kailangan minsan dumistahin siya ka kapag wala naman nangyayari din. Nang mangyayari na teamfight, gumang ka sa mid, ganun. Kailangan talaga ng social distancing. Social distancing. So, naging active na ha yung Earthshaker at yung Keeper Delight. I think Keeper Delight nag-stack siya para sa SF. Teams also ha, sobrang sacrifice na rin dito ng Tusker ni Teams. Yes. Level 3 naman na siya, sure kill to, kulong, tingin ko. Kulang na lang ng stun, the blinding light is there. Magkoconnect pa yung LSA natin. Mababurst nila guys. Habang gusto nila patayin si Yamate, na-corner dito yung Lina. Another stun from him. Pero for the trade-off, it will in favor out new esports. Kita mo, sobrang bilis ng galawan nila dun. Kapalit, worth it yun ha, kasi kapalit na pinatay nila mid lane. Pero KP pa, madedelikado sa mid top pa. Sakit! Na solo kill pa! So, with that Orb of Venom, hindi man lang kinakailangan ng ano, ng overpower ni Ursa. Para patayin lang yung Void Spirit sa top lane. Yes. Naalala ko si Yamate, siya di ba yung dati sa ano, SF ba yun? Siya yung kilala. Hindi, si ano yun, si Yapets. Si Yapets. Oh, si Yamate Yapets. Yes, also legendary din yun ng Dota 1. Ano nga, si Yapets Yamate tsaka ano, Yamate. Oo. Nag-retire na nga sila Burning and everything, si Yamate nandiyan. Oo, Yamate is still diba? Old Man Dots. The Old Man Dots Yamate. So after killing off, eto si KP. They just want the Fisher. Inaano lang nila. Oh, sakit oh. Pag. Makakapag-out ba? Ultimate is there. Yes. Para kay pero, Lance. Pero ano pa rin yun ha, nakakapag-pre-farm pa rin dito itong si Ursa. Mahirap dito dahil alam naman natin pag nag-online na agad si Ursa, pwede siya agad gumangke. Early gank kasi pwede. Oo, threats. Natututo ako kasi gusto ko mag-Ursa carry. Ganito pala, nakalangan ng overpower. Oo. Okay. Pero si DDZ, maaabutan mo siya dito. Well played. Anong first? Well played for Armel. Pero looks like Teams and si March is in trouble. Pinahabol pa sila ng Phoenix but the sustain for March. Pero hirap eh. Nakakasurvive dito si Taskar. Ops, Teams. Makamatay pa yata si Teams. Uy, buhay pa, buhay pa, buhay pa. Na-micro pa nila. Blinding light. Oh, nice. Hindi pa tapos. Hindi pa nga tapos si Mozun. Mahuhuli pa si Mozun. Well play. Para kay Armel, double kill para sa Lina. Ang maganda pa doon, talagang nagtuloy-tuloy kahit na mamamatay na dito itong si Taskar. Ang ganda rin kasi ng vision nila, so kitang-kita nila yung galawan dito ng new esports. Pero meanwhile, napaparm na rin dito. Oo, nakalot pa sila doon. So, momentum for TNC. Nakakuha naman sila na ngayon ng, ano, ng magandang laning phase. Pero yung top lane, ha, it's that Ursa. Malapit na mabattle Fury, ang aga naman nito. Aga nga eh. Yaman. Meron na ba siya? Hindi, ano lang yan, naka-Q lang yan na ano, na broadsword. Oo, broadsword. Ah, wala pa ba siya sa ano, sa courier? Okay. Alam ko na sa courier na eh. Si Armel, isa pa kay Teams. Dito sila umiikot kay Taskar eh. Yes. Kasi si Taskar yung may malakas na, ano, makapatay. Snowball tag team, napakasakit.
'Di ba? Mahirapan din naman kasi kung magstay sa lane dito, ito server sa gitna. Kasi yung SF iiwas lang sa kanya, magfa-farm ng tracking SF. So, nasa 9 minute mark pa lang tayo pero TNC, inaano nila yung kanilang kalamangan ah. Eh, nakaramdam na sila oh. Outpost din yung Phoenix doon ng ano, outpost sa baba. Wala, 1-1 lang din naman dito yung outpost pero tingnan natin. Oops, oh, si Yamate. Wala yata outpost na kukuha dito. Oo, Gabby also with a commitment dito, teleport siya habang may recom ng SF. Flash goes on, si Marge na first talaga ng dalawang race. Papalagpa, may cooldown, napakaganda for no? Gabby. Habang si Lance, mauubusan na siya ng chance Bus. Sa frontline. Pero aabutan na ng Raygun, mabubuhay pa rin dito yung si Tims. So, nabol pa nila, nabol pa nila. Yung TNC, hindi si Yamate pag naabutan to ng hotdog ni Gabby. Wala siyang echo slam ah. Pero nakuha hotdog pa nga ng bounty rune. Yun lang. Pero tingnan natin kung makagad niya ibibigay dito. Itong feature niya. Pero naku po, paalam, kaibigan. So, TNC guys. Least nanalo sila sa teamfight na yun, ah. Yes. Gusto niya ng tatlong race, oh. May Phoenix Egg. Ano? Amas, Kuya Nick. Lo! Tatlong race. Lo ko! May sustain. Uy, nakapag-magic stick pa. Uy, patay pa rin. Wow. Si Kuya Nick pa dyan. Si Kuya, si Duno, si Kuya Nick, si Alo. Yan. Yung galing sa picture. Yan. Hashtag new ano daw. Ano daw? New tropa. Tama? New esports. The musketeers. Oo. Oo, nandiyan sila. Galing sila sa na Predator. Predcast ata, Predacast. Si Lance anyway. Sa Armel ah, heavy commitment din para kay Armel, nagro-rotate na yung Lina. Hindi na nag-ano yung Lina dito guys. Patay ito. Hindi na siya nag wala kasama oh. First 10 kills TNC, one more kill Lance. Well play. So that will secure out TNC's yes. First 10 kills. Pero maganda sa TNC, nakakapag-react sila ng ganun kabilis. Pero midday na agad yung gusto nila patayin, pwede naman. Pero kita mo yung napaka-aggressive ngayon ng TNC ah. Kasi alam nila na hindi nila pwede bigyan ng space yung Ursa na maging mag-dominate agad. Solo lane lang yung Ursa doon kanina eh. Plus one lang eh. Kaya naman din nila kasi pwedeng sumabay agad sa teamfight dito itong hero ng TNC, lalo na Melina at Gyrocopter. Kailangan lang talaga nila i-sustain yung kanilang aggression. Kumbaga, kahit si Gabby na kailangan niya pa ng farm. Alam niya na ano eh, na sobrang lakas talaga ng kanilang kalaban sa 5-on-5. So, yes. Available yung relocate dito ah. Pero cool down lang. Kaka-relocate yes. Lang. Mahirap din kasi. Kumbaga, hindi rin naman nila na ano. Na, siguro nakakalaro nila to sa C. Siyempre eh. Di ba? Pero sa mga tournaments, hindi rin naman siguro nila. Nakakasipin kaya nila tong ano, new esports. Bagong team lang eh. Pero at least, di ba, natalo nila TNC unang game na palag-palag din naman sila. Hindi sobrang ano, no? Hindi sobrang nung game one-sided. Number one, no? One-sided. Talagang nakakapag-farm. Nakakapag-farm at nakakapag-farm pa rin sila. Pero sayang, di ba? Sayang ang karira. Wala eh. Ang inaano lang nila eh. Parang take it slow and sure muna sila. Yes. Kasi yung Ursa din, okay din naman yung farm ng Ursa. So, even though for the Shadow Fiend na nahara siya kanina, na-stabilize siya man yung kanyang farm kasi ang bilis siya nga makapag-neutral. So, mga key item lang inaantay nila. Ursa. Battle Fury. Battle Fury niya, medyo matagal pa, mga 17 minutes yun. Ursa. So, passive pa rin na ngayon ang kalaban nila. Ito na si Tims, initiation. Nahuli si DDZ. Ganda dito ng kanyang pag-burst. And Gabby also Pabuna. Joining the teamfight. Well played. Well played for TNC. Kukuha yes. Pa sila ng objective sa gitna. Tsaka ano, sabay-sabay talaga sila. Kumbaga, hindi nila talaga hayaan na makatakas pa. Habang wala din kasi BKB dito, available yung SF. Talaga punishable pa. Maganda yan, mas nakasakop nila agad yung mga mapa. So, may hirapan na makapag-Roshan dito itong new esports. Pati top lane na pa-flow. Yamate, meron na bang Blink Dagger? Okay, mayamad yung Archaker. Dito na talaga mag-hit yung TNC, yung mga gulpe de gulat na mga factor, yung Will-O-Wisp, Echo Slam, and also yung Supernova na Phoenix. Pero tingin ko kaya naman nila sabayan.
Dahil ayun nga, sinasabi ko na mahirap na ma-execute basta-basta yung ganong mga combination eh. Kailangan pa dito ng Earthshaker na Blink Dagger. Meron na ba? Wala pa. So, hanggang walang Blink Dagger dito, itong si Earthshaker, pwede nila na ma-abuse or ma-break agad yung momentum dito ng New Esports. Pabor pa naman sa TNC yung laban eh. Dahil kita mo naman, ang bilis nila gumalaw. Nag-transition agad sa baba. Nasa mid na naman. Pero ito na naman, patay na naman. Ito si Earthshaker. Patay. Sakit nun. May tag team pa yung right click ni Lina. So, nasa baba pa naman. Early pa naman guys ah. Pero yung win probability malaki. Sa side ng New Esports, 63% yung win probability. Yes. Tsaka ano din. Kumaga, hero din nila to eh. Dati pa eh. Ganto na yung hero nila. Kulang lang talaga sila dito. Kahit wala silang tank heroes, okay lang. Dahil may Tuskar na pwede agad mag-snowball. Pwedeng kumuha agad ng initiation. May follow-up din naman siya. May Lina, follow-up stun. Tapos meron pang remnant dito. Itong si Void Spirit. Diba? So, next item pa ni Gyro Captor dito, which is Aga Nibs. Si Lina, ano kayang build ni Lina? Iiwas at iiwas muna yung ano, New Esport. Kasi alam nila, di nila kaya sabayan dito itong hero ng TNC eh. Ang bilis niya makombo, lal na SF. Tingnan natin ko nung item na dito ng ano, Ursa. Wala pa rin siya Battle Fury. So kasi kapag nakapag-Battle Fury siya, magpa-farm at magpa-farm pa rin siya. Kailangan niya muna ng mga BKB bago sumabay dito sa TNC. Once na ma-reach niya yung BKB, may Aga Nibs na dito sa Armel nun. Diba? Possible. Para tagos din talaga din sa BKB dito ni Ursa. Pero ano, physical si Armel? Physical siya, may 4 staff na na-available in Hurricane Pike ni Rarashot ni Armel. Pwede siya mag-ano, mag-Daedalus? What you think? Mga ano, mga pang-attack speed din. Siguro pwede siya mag mamaya. Pwede siya mag-BKB agad after ng Hurricane Pike, tas threats. Para nga sa egg ng Phoenix. Yes. Ito na yung double damage ng Lina. Nasa baba sila guys. Pumuposisyon na ba nagpa-farm pa? I think SF. May Blink Dagger na ba siya napaparating? SF. Ano rin kasi may, ito eh. May Blink Dagger na yung SF ah. May Blink Dagger na. Yule Scepter and Blink Dagger. Radiant's middle tower. Tingnan natin kung makaka-combo na ba dito. Ito nga New Esports. Pero maganda to ha, dahil sinyalis na pwede sila makatay. Ursa! Ang bilis ng Ursa, yun lang, hindi nila nabutan. Swerte, no? Oo. Battle Pure completed na rin para sa kanya. Pero sa top sila papapunta kasi pwede. Nandoon yung Gyro. Oo, tsaka tower din yun. Kung maga saan nyo may malakas na kill potential or saan yung core mo, dun ka kukonek. Ito na yung huge team fight. Dito na magkakalaman. TNC, nakaalaman na po sila sa laning, sa pitasan. And then sa unang team fight, who will win? Available lahat ng ultimate guys, KP. Ito na. Nakuli dito yung Phoenix. Lance nagpakita na. Where's the stun? Uunahin nila yung Phoenix. They need the first stun. Pero Will Wisp and the Requiem. Teams, narekta ng race. First casualty, two heroes agad nang naburado sa side ng TNC. Dito sila tapos pa lang. Ina-ecos lang naman kahit mag-isa yan. Patay. And Gabi, hindi man lang re-relocate ni March. Sakit ah. Yules. Uli. Relocate. Uy! Hindi nahabol. Sayang. Full team wife. It's a teen wife, guys. Roshan, pwede mag-Roshan dito ngayon yung esports. Mahina yung ano eh. Mahina yung team fight eh. Oo. Pabor dito yung New Esports. New Esports. Ayun yung sabi natin eh. Kumbaga, hindi niya rin na-timing na kailangan niya na isave. Even na isang core. Isang core lang masave niya dito, okay na eh. Parang sulit na makasave siya na isang core eh. Dahil IO to eh. Pero ayun yung sinasabi natin na pagdating sa teamfight, ma-execute na maganda, maibigay ng New Esports lahat ng kanilang ultimate. Pumasok, kaya maubos nila talaga dito itong TNC. Lalo na ngayon, may Blink Dagger na available. Etong Search Shaker. The Willow Wisp Gaming sila, guys. Oo, dalawa yung hirap mabasagin. Willow Wisp Egg. Meron pang ano. May possible pa na makapag-requiem si SF para hindi mabasag yung egg. Hindi makapag-hit. Yun yung ginawa nila eh. Willow Wisp Requiem agad. Dagger Requiem yung SF. Unang teamfight. Unang bawi ng New Esports. Pero kung sakasakaling manalo ano dito, New Esports, naupo. Pero round robin pa lang naman guys, yung mga ating laban, round robin pa lang. So best of 2, patasan ng points.
Pero syempre, kahit sino naman gusto maakyat sa upper bracket. Sa lower bracket, naglaga na agad eh. So kapag na upper bracket, kami chance kapag na bumaba. Magandang evening nga pala guys. Shoutout kay Boss Clark Flores from San Diego, California. Hello po sa inyo dyan guys. So, sa mga gusto magpapashout, share nyo na po yung stream natin. Medyo ano tayo ngayon, medyo nababahala na tayo ngayon kasi nag-group up na yung dalawang teams dito. Yes. Hindi pa nakakabawi. Kailangan ni Gabby dito, I think, BKB agad. BKB, kailangan yung BKB talaga. Kasi kapag di niya, kahit si Lina, tingin ko kailangan niya BKB eh. BKB oh. Pati dito si Gyrocopter. Kasi kapag wala silang BKB, mahirapan sila i-hit yung egg. Or eto si Will-O-Wisp. Yung Will-O-Wisp. Kasi ano eh, may Fire Spirit. Di ba? May Fire Spirit. Possible mag-build dito itong Phoenix ng Halberd. So mahirapan sila. Halberd na ba siya? Si Phoenix. Mag-Halberd na nga yung Phoenix. Meron ng Earth Shadows available. Spirit Vessel, Spirit Vessel. SF kanina nanalo sila ng team fight SF. Malapit na yung BKB ng SF. Sakit to. Saan talaga ng Ursa? Uy, Ego Slam! Hindi natin nakita. And reallocate. Kaya ba? Well played. So successfully march to save out Gabby. Teleport sila. Parang papalag sila. Pero may Will-O-Wisp nakaabang ah. May Will-O-Wisp nakaabang sa dalawa. Unahin nila si Yamete. Yamete, nilikmin natin Echo Slam bago siya makabigyan. Wala pang Echo Slam yung Earthshaker, but this is the Supernova na kukumit under the Will-O-Wisp. Supernova, Will-O-Wisp, wala mapipigilan yung TNC, makuhuli dito yung dalawa agad. Ewan ko ba anong nangyari doon? So, be sure sa dalawa, naku po, huli pa nga yata. Pinilit na naman ang TNC. Pinilit nila yung teleport sa outpost. Oo, dapat siguro nag-back na sila doon. Handa rin kasi dito itong new esports na lumaban eh. Pero kasi alam nila na nakapag-relocate out kasi aga dito yung Gyrocopter plus ano, IO. So yung call nila siguro na lumaban. Para pagtanggol din siguro yung outpost. Kanina pa sila wala nakakuha outpost pero kita mo naman dito itong si Ursa. May Aegis din advantage sila. So talagang power para sa Neon. Ay, Neon Esports sila. Papalag talaga sila doon with the Aegis advantage pa mismo. Number one ano yun, number one reason na wala na tong atrasan for new esports kahit na na-relocate out na yun. Nakakalito yung pangalan nila, no? New esports, new esports, boom esports. Pero ang maganda, pero ang dapat tandaan ng mga viewers natin, sa esports guys, hindi e-dash esports. Ang esports, isang word po yan. It's capital E and then sports agad. So, sa laging tatandaan. Oo. Go lang. Wala. Ang ano din, ang mahirap din talaga kasi pag nalapag yung Will-O-Wisp and Supernova, wala na, takbo! Takbo na! Tsaka no, Will-O-Wisp, Phoenix Egg. Mahirap, plus may ultimate pa ni SF. Naku po! Pag wala kang BKB, mahirapan ka talaga. BKB na rin dito ito sa SF. From Canada, hello kay Nathaniel Solomon. Item check muna from tayo. From Cotabato, chat, hello. Shoutout natin yung mga tropa natin dito. Hindi ko naman makagalaw yung mouse, oh. Eto nga. Saya, naging ano? Item check, item check. Oh, item check ko lang, Shola. Sige, ikaw na. Hindi, yung mouse namin. Sige. Yeah. BKB! Blacking bar, BKB, Dagger, Guild Scepter for SF, yung mga crucial item. Ang Phoenix dito may hero ng Spirit Vessel and then malapit na mag-Halberd. Ursa, malapit na mag-Abyssal. Mga yeah, 500 gold na lang para sa Abyssal. Gabi on the other hand, meron ng BKB available. KP, malayo-layo pa sa Aghanim Scepter. So meron ng Yul Scepter dito yung Void Spirit. Lina ni Armel, Hurricane Pike, and gustong mag-BKB. Yes, pero then again, ang dami ng kahit pa paano nakakuha ng mga objective dito itong TNC pero kailangan nila mag-back na isang mabilisan dahil ready na dito itong One Esports para kumumit ng teamfight eh. Fresh BKB for Gabby and dito na sila magkakasubukan. Magkakasubukan na sila dito guys. SF Frontline.
may BKB yan paglapag. So, hindi siya nakapag-BKB. Pinaperson huli na dito. Successful sila. Mamamatay dito ni Edson agad. And then, masusunod pa si Mozun. So, for DNC, nasurpresa nila. And for DDZ, nahuli siya. But then, Lance is still here. Aiming for the gyrocopter na merong sustain. Supernova na sa backlines. At si Armel na burst down. So, yung TNC guys, hindi pa sila tapos ha. At unang team fight, dito sila makakabawi. Yes, isa pagkakamali din talaga ng SF doon eh. Hindi rin talaga siya nakapag-BKB. Hindi siya BKB agad? Bakit? Hindi niya rin na-anticipate na sasapakin din siya dito agad ni Taskar. Kaya wala rin talaga siyang galaw. Na upper punch. Tawag doon. Grabe naman tong tanong na to. Anong academic achievement mo, Kuya Sean? Tambay lang po ako, guys. Kargador, lahat. Scientist. Oy! La! TNC! Kulang dito yung kalaban. Walang dalawang core heroes. Nahuli pa ni Teams dito. Ganda dito ng checkpoint. Ay. Walang tatawid. Walang lalabas. Walang bawal lalabas lumabas. Yan. Yan. Pero at least di ba nakakabawi? Momentum breaker ha. Momentum breaker. Yan. Nahuli na ng uppercut, TNC dito yung ano nila. Di ko kasi alam. Nakuha na nila yung ano nila, yung tempo nila. Yes. Saka ano, sama-sama teknik na lang sila. Si KP lang talaga yung ihiwalay dito. Kasi mabilis naman din na makapag ano eh, reconnect dito ng ano eh. Ng Void Spirit eh. Mabilis niya makapag-connect. BKP meron rin dito, Charmel. Oh. Go. May nag-comment dito ha, watching mga nurses from Germany. Uy, hello sa inyo. Sato. Hello sa inyo, guys. Papalipas oras, mga break time ng mga tropa natin dyan. Yun nga yung maganda eh. Kasi maraming nanonood na taga-ibang bansa eh. Dota pa rin. Mga ulul. So, yung Shadow Fiend, siguro pag nahuli nila ulit yung Shadow Fiend, yun yung nakita nilang butas eh. Ng TNC eh. They just need to wipe this Shadow Fiend. Kaya nilang indahin yung Will-O-Wisp at saka Supernova. Kasi so far, hindi, parang, dati pa kasi sa game number 1, palagi sila nahuhuli ng Will-O-Wisp. So, dapat matuto sila na hindi dapat sila dapat dikit-dikit palagi. Yes. So, pag nauna nila yung Shadow Fiend, kagaya ng nangyari kanina, eh... Well played pa rin sila. Mananalo na naman yung TNC. Okay, si Gabby, bumalik na sa top of the network. Albert completed para kay Phoenix, ha? Tingnan natin kung ito na ba, pwede na ba sumabay dito, itong TNC. Wala lang silang damage. Kasi si Gabby nagsatanic agad, eh. Magsasatanic agad, eh. Kailangan lang nila to tumagal sa team fight pero gumamit ng usok na mapandin lang. Yung usok na mapandin dito lang. Ng esports. Natutunogan kaya nila na sa ano? Naku po, kailangan nila i-contest to. Hindi nila maaabutan. No, ang layo ni KP. Naku, hindi ka. Hindi nila kita. Jeez, ages advantage. Mukhang masaya naman dito yung Malaysians. yung ages advantage. Oh, siguro maagang ano yun, Russian, ano, respond. Oo. Tsaka ano din kasi. Nandun sila eh. Doon kasi nananalo dito yung hero ng ano, new esports sa mga Russian. Mahirap. Lagi nila nakakuha na ages. Pero yung tempo nila guys, ah, huminto muna. Uy, naku po! Surprise yun ah, bulaga ah. Sayang. Watching while nanonood. Okay, wag nyong kalimutan kumain while eating, guys. Kasi mag-aalas 7 na. Oh, 7. So, even though na may Aegis and Cheese advantage, TNC dito, okay pa rin sa kanila. At least, yes. Nakakapag-farm na sila ngayon at bumalik na yung gyro sa ano. Ano bang net niya? Bumalik na yung gyro. Mag-divine agad siya, after satanic. Oo, oh, kanina para sinasabi ano ko, kapo siya sa damage. So, divine agad. Recto na agad, nahihirapan na naman siya patayin eh. Plus meron naman na BKB dito si Line eh. May double damage pa. So pwede siguro dito talaga siya na makapatay. Siguro kaya niya na nga mag-divine agad. Casual ano lang, casual morbid mask. Kasi napaka-fresh pa nung BKB niya eh. Oo, oh, sa bagay. So, wala lang talagang ano eh. Ang nakakaano lang talaga ngayon. Nakakatakot lang talaga kasi meron pang pangalawang buhay yung Ursa. Yes. Eh, isa pa yun sa mahirap patayin, di ba? Minamicro nga nila yung Ursa eh. Pag gano'n na ginawa nila sa Ursa, pwede sila manalo eh. Para matrap nila yung Ursa sa isang site. Parang hiwalay-hiwalay din dito itong new esports. Di maibigay yung combo nila, di ba? 3 minutes pa yung Ursa dito bago mag-expire yung Aegis. So, I think DNC. Tagal naman nila. Inaantay pa lang nila. Oh, tignan mo, nag-farm kita nyo dyan, guys, yung ating ano overlay.
merong Aegis timer kung nasaan yung cheese nandiyan sa SF. SF nasa kanya nga yung cheese kasi nga na burst doon siya kanina. So kita yung TNC dinadaan na lang nila sa high ground. Wala, ito pwede na sila lumaban. Or pwede nila ilapse muna yung ano Aegis. Mamaya na sila na bumakbak pero ito na tatalo na yata. Nako, tumalon, backflip ba 'yan? Paramdam din si Gabi ah. Pwede niya papatayan ha. Maganda positioning ng TNC dito. Ayaw nilang gumo. They just want the high ground advantage. Ayaw nila talaga bigyan ng outpost. Grabe naman yung pag-greedy dito ng ano, no? La. Pag lumabas, merong pinibigyan. Ursa, unang lumabas na yung scepter. Habang si DDZ pumasok na, pero TNC, atras ng bahagya. Ganda ng position nila sa may high ground, so. Ganda. Oo, dalawa sila talaga. Halos sobrang ingat nilang dalawa. Ano yung relocate? Yes, wala. Nag-tipi lang si Lina, tapos nag-relocate dun sa may taas. Happy Father's Day po sa inyo. Shadow Fiend. Ano next item niya, Recto Divine? Tingin ko, antayin muna nila mag-expire Aegis, tapos konting farm lang. Total, hindi naman nagiging aggressive ngayon yung esports. Gusto lang nila na makapag-farm, pero tingin ko okay para kay Gyrocopter. Dahil, kita mo naman, kaya niya sabayan dito na yung Ursa. Plus, meron na rin sila na pang burst out eh. May tag team pa na dagdag damage. May satanic na okay. Oo, may satanic din. KP naman, maganda bubuin niya, mag-aganims din siya. So, silence. Sobrang ano na rin, sobrang worth it na rin yung build ni Gabi dito. Ito ata yung game changer sa TNC. The win probability right Divine now, it's 81%. New esports, they have 81% win chance probability. Siguro, pag nagka-divine si Gabi, hindi ko alam. Siguro, masasabi ko, TNC na mga 60%. Ewan ko lang kung na-measure yun ng Dota Plus. Yung mga item. I guess ma-measure. Tingnan natin mamaya kung makapulot na ng divine na itong Gyrocopter. Mahirap din kasi na ano eh, mag-reach siya agad ng divine eh. Kumbaga, di ba? Mm-hmm. Nag-aagawan sila sa bounty. Given na passive lang silang dalawa, nag-aagawan sa outpost. Kasi nga, they are just gonna wait out for the gyro na magkakaroon ng divine. And then, yun na, pag nagka-divine na si Gabi dito, kahit yung Ursa dito na tanker, aaray na yun mamaya. And then, kailangan lang talaga nila na mag-expire yung Aegis. Ito na! Wow! Huli ba yan? Ay, huli nga. Wala na. Pa! Astral set! Nice. Uy, one! KP! Ay, patay! Nasunog. Urn of Shadows? Urn. Oo, Urn of Shadows yun. Spirit so, Vessel. Spirit Vessel, tsaka ano rin, no? Fire Spirit. Wala, isang combo lang din talaga. Pero hindi nga ano eh, di ba? At least tumagal ay, hindi mo di-divine si Gabi. Kinahansa niya yung divine niya. Oo, baka nagtanong siya. Mag-abyssal siya. Baka nagtanong kasi siya na ano, anong ano. Maganda okay din naman yung ano, maganda din naman yung basher. Oh, yan, binili niya na yung basher. Kasi nga, meron siyang side gunner. Yung Aghanim Scepter ng Gyro, passive yun eh. Titira yun eh. Yung unicorn na makamanagad. Pag titipide sila, TNC nakalamang pa. First time pa yung Ursa. Lose out dito. Si Lance. Meron pa. Oy, huli ka. Huli ka, Balbon. Patay. Well play. Isang mabilisang iklip lang, Pak. Tinan mo yung network natin. Oh, naging kampante. Oo. Yung ano dito, yung new esports. 1K na yung kalamangan ng 1K na lang ang kalamangan ng new esports boy lang muna sa ating network. Ito si ano? Gabi. Pwede sila umi-cross dyan. Walang bayo pa kayong Ursa. Mm-mm. This is our second game guys. Best of 2 po tayo ngayon. So, TNC win probability ulit. Okay, naging 30% na. Pero Yamate has this Echo Slam available. Buyback ng Phoenix gagamitin na. Ursa doesn't have the buyback. The Echo Slam for Yamate. BKB Requiem sa mukha. Pero Gabi, nakapag BKB din, hindi man lang nabawasan ng Requiem or either the Echo Slam. Wala siyang pakialam. BKB mawawala na. Will-O-Wisp din mapupura. So hahabol si KP. Ito yung nag-buyback na Ibong Adarna. Ako po, re-recta yun na. Year anyway, re-recta na sila. Nice one. Re-recta na ba yung TNC? Re-recta na. Pwede na sila re-recta. Hindi, tingin ko kailangan mo na lumabak.
Okay. Di, wala rin naman ultimate dito sa SCP. Kilala mo na nila yung Mega Creeps. Slowly but surely muna sila. Oo, slowly but surely muna sila. Wala, mahirapan na mag-contest din yun yung esports. Parang naunahan nila din talaga na makapag-high grounds or makabasa ng tower. Wala na kaya mapigili. With the BKB clutch. Siguro dapat nauna yung SF eh. Yes. Kasi yung... Well, yung ano talaga, yung timing ni Yamate, parang mas konting ano, mas konting na advance yung Echo Slam. Yes. Dapat siguro Willow Wisp muna, no? Oo, siguro Willow Wisp. Pero hindi natin maano eh, kasi kailangan nila ng lockdown para kay Gabi. Pero si Gabi, siguro ang nagdala doon sa teamfight na yun, it's the Satanic. Kasi meron siyang status resistance. Yes. Status resistance, guys, nakakapag-recover agad sa stuns or sa mga disable. So 30% para sa Gyro. Yan na nga, may Abyssal Blade na rin. Abyssal Blade. Doon siya nakapag-BKB. Tingnan natin. Abyssal. Ano lang yan eh. Casual HP lang yan eh. HP at saka sa Vanguard eh. May side gunner siya na makakabash. Naku po, tumalo. Uy, ang ganda ng Glimmer! Glimmer for Armel. And Gabi. Namamicro nila! Kakain ng Requiem. Another PKP for Gabi. Pero again, mala dito si March ha. Nakakite dito si Gabi. Nakakite si Gabi, guys. Naantay sila. Wala lang ultimate dito yung ganda new esports. Ganda picture, oh. Nag-block ko yung ano. Wala silang ultimate. New esports. Ito na. Available lang yung Echo Slam. Echo Slam! Echo Slam! Ay! Naunahan siya! Buti na lang! Gabi si Yamate! Yamate! Nahila pa! Echo Slam pa siya dun! Supernova and the Will of Wisp! Sino ang mananalo? Gabi nakapag-satanic! Gabi babalik yung buhay! Pero kinakalmot na Gyro is down! Mayday! Mayday for TNC! Armel, free hit sa kanya! Medyo dali lang yung mga teleport under the outpost! But then the clash goes on! Patay! Mga kaibigan, KP nasa likod! Lose out dito yung Ursa sa Laguna ni Armel! Mananalo pa rin yung TNC by the end of everything, so... Ang ganda na ng position ng kalaban, eh, no? Buti na lang! Buti na lang may sentry doon! At saka, pinatanggol pa, eh, no? Siguro, kung hindi nabisan ni Gabi si Earthshaker... Oo, si Earthshaker, tinamaan sila. Na-ecoslam na yung apat doon. Oo, ang ganda ng ano, eh. Ang ganda na sana pag-ecoslam yun, tapos pinilit niya na paibigay yung ecoslam niya, wala nga ganun kalakas na damage na. Pero well play, dahil nakapag-react agad doon si Gabi na kailangan niya talunan agad yung Earthshaker para patayin. May aganim sa rin dito ito si KP. So, rerekta na nga itong TNC Predator. TNC, kukuha na dito ng throne. And I think that's the game. So, sobrang ano lang. Sobrang basic lang para sa TNC na nakabalik sa laban na to. Akala ko, lugi na sila eh. Pero una sila nagkamali dun sa Shadow Beat. Naging kumpiyansa yung Shadow Beat sa... sa Walrus Punch. Yes. Tsaka ano, yung doon sila nag-umpisa eh, no? Na. Mm. Parang doon nag-umpisa yung ano nila, kalamangan ng TNC. Kumbaga, yung kamalasan yung, ng kamalasan ano, ng ano, kamalasan ng new esports. Hindi na nila na-execute mabuti yung kanilang ano, team fight eh. Tumatalo na dito itong Ursa agad-agad. Naging greedy sila agad, di ba? So, yung SF kanina, kung nakapag-BKB, buti na lang talaga, hindi nakapag-BKB. Parang, ubus yata sila doon kung sakasakaling nakapag-BKB Ultimate kasi ready doon yung ano, new esports eh. Pero well play dahil napakaganda ng performance ngayon ng TNC Predator dahil ang bilis nakapag-online dito ni Gabi, ni Armel, dalawa yung Red Trigger nila, sulit na sulit dahil dalawa din yung mambaboset sa kanila, Willowis at Phoenix Egg. Meron pang dagdag na sustain at move speed, attack speed pa itong si March. So, ang ganda dahil ang bilis nila makakuha ng mga objective at kaya nila sumabay dito sa teamfight ng new esports. Pero guys, 1-1 yung ating score. So, ang next laban natin is Adroid versus T1. So, ayan po, tuloy-tuloy po tayo. Kami ni Sean PH ay magpapaalam. Don't forget to follow our social media account. Guys, Sholahey at Instagram at YouTube channel ko po, Sholahey. Maraming salamat po.